Trixie. Grabe, bakit kailangan niyang i-claim na anak siya? I think it's because of money. Grabe, no? Ang kapal naman ng mukha niya. Kailangan niya pa talagang gamitin yung daddy ni Trixie. Kawawa naman. Oh, hey! It's you! Oh, why do you look so tense, Joanna? You're talk of the town, girl. Yes, you and your mother. You're lying, manipulative mother. Sumusobra na kayo, ah! Oh, bakit? Hindi ba totoo? Ayaw mo bang marinig ng lahat? Naniloko ng nanay mo yung daddy ko. That you pretended to be his daughter. My dad married your mother. And he treated you like his own child. Pero ngayon, lumalabas na yung katotohanan. That you are not my sister. We are not related. And most definitely, you are not a Valdez. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Trixie. Insultuhin mo ko, bahala ka. Pero huwag na huwag niyo lalaitin yung nanay ko. Kilala mo si Nanay Trixie. Sa sandaling panahon, naging okay yung relasyon ninyong dalawa. Tinuring kanyang tunay na anak. At alam kong minahal mo siya ng parang tunay mong nanay. Trixie, alam mong hindi kaya ng nanay ko mga binibintang mo sa kanya. Pumusin ang pansinin, Johanna. Kasi naman, OTP. Pinalaki akong maayos ng nanay ko. Pinuruan niya ako. Sabi niya sa akin na huwag na huwag daw akong magsasalita na kung ano sa ibang tao ng masama. Tapos ngayon, sabihin akong sinungaling tsaka oportunista. OTP, sa tingin mo, sinong hindi maapektuhan doon? Uy. Ano na? Pero kung magpapa-apekto ka kay Trixie, sino ang talo? Otep, di naman kontesto eh. Di naman ako nakikipagkompetensya sa kanya. Uy, yun na nga. Yun na nga. Kaya mong sabihin yung gusto niyang sabihin. Basta ikaw, napataas na ako ka. Ikaw si Joanna Ramirez na hindi nagpapatalo. Yun ang gusto ko sa'yo. Thank you, Otep, ha. Alam mo, napakabuti mo sa akin. Alam mo ba, mas marami pang tao na may mas malaking problema kaysa sa'yo. Yan na lang muna isipin mo, ha? At kung talikuran ka man ng lahat, nandito lang ako para sa'yo. Paraso mo na yun. Diba? Bumaba na ang desisyon ng Court of Appeals tungkol sa kaso mo, Katrina. Congratulations. Binawi nila ang desisyon on your annulment. Ikaw pa rin ang legal wife. At null and void ang second marriage ni Alfonso kay Michelle. Thank you. Thank you so much. Walang bisa kasal namin ni Alfonso. Yun ang desisyon ng korte. Si Katrina pa rin ang legal wife. Palakas ang merits ng kaso niya. Alam ko, attorney, pero kahit anong sabihin ng korte, hindi magbabago ang nararamdaman ko para kay Alfonso. At alam ko na kung nabubuhay siya, hindi niya rin papayagang mangyari to. Ang tagal na pinangarap na makasal kami sa isa't isa. At ngayon, mababaliwala lang dahil nagtatagumpay ang masamang balak ni Katrina. I'm sorry, Michelle. Katrina? Michelle! Michelle!
Yaya, nasan si Michelle? Nasa opisina na po, Mami. Oh, it's time to celebrate, Yaya, because I'm back. Good morning you. Po. It was a good morning. And then I saw your ugly face. Alam mo? This used to be a beautiful house. Kaya hindi kayo bagay ng nanay mo dito. Now leave. Oh my God, you're so slow, said leave! Ako pa rin ang tunay na asawa ni Alfonso. At ikaw? Hindi ka naman pala tunay na palates eh. Kaya? Dapat! Wala ka sa bahay! Wala! Oh. Halika na! Come on! Ma'am, get the fuck out! Huh? Leave! What? Liars? Mga manluloko kayo? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa ninyong mag-ina sa amin ng anak ko. Mga oportunista kayo. Your mom, inagaw niya sa akin si Alfonso. Tapos ngayon, ikaw naman, aagawan mo ang anak ko. How dare you? Pareho kayo ng nanay mo. Aha! Sobra na kayo, ah! Kalaban ka. Bastos! Balang araw, darating po yung panahon na mapapatunayan ko sa inyo na anak talaga ako ni tatay. Mamakita ko po sa inyo na hindi kami nanloloko. At kapag dumating po yung panahon na yun, magsisisihan niyo po lahat ng ginagawa niyo sa amin ng nanay ko. Una, negative ang result ng DNA test ni Joanna. Iyon naman pinanika ng korte si Katrina. Walang visa na kasal namin ni Alfonso. Hindi ko alam kung ba't nangyayari ko sa amin ko eh. Magpakatatag ka lang, Michelle. Sa ngayon, maaaring si Katrina yung nanalo. Pero alam naman natin kung sino yung totoong panalo eh. Kayo ni Joanna yun. Kasi kayo yung totoong mahal ni Alfonso. Kung nabubuhay si Alfonso, hindi ito mangyayari. Paglalaban na kami, sigurado ako. Pero ngayon, hindi ko alam kung paano kami magsisimula, saan kami magsisimula. Eh di, doon kayo ulit sa bahay. Sa Arlegan na kayo ulit. At kahit ano pang sabihin ng korte, kahit sino pang pabura nila, basta alam natin kung ano yung totoo. Ikaw ang asawa ni Alfonso. At anak niyo si Joanna. Tanda mo, papel lang hawak ni Katrina. Mahalaga, mamuhay tayo ng tahimik. Tahimik, pero masaya. Hey, what's going on? General cleaning, Trixie. Mom? Pest control was a success. No more leeches in our property. Kaya ngayon, nililinis ko na mga kalat nila. The court favored my appeal. So you mean... So that means I'm still the legal wife of your father. Our annulment was not valid. Mom! Well, that's great! Yes! Finally, some good news! Mom, ito na po! Ito na po yung pinakukuha nyo! Watch me. Thank you.
mo ginawa yun kay Joanna? At bakit hindi? Magnanakaw siya. Magnanakaw? Oo. Magnanakaw. She stole everything from me. So she deserves that. Pero alam mo hindi tama yun, Trix. Anong hindi tama? To pretend that she's the daughter of my dad? Nakapatid ko siya? Pero Trix... Carlo, sino ba talagang kakampi mo? Why are you always defending her? I'm not defending her. I'm just concerned about you. If you're concerned about me, then you should be on my side. After all, sabi ng korte, wala silang karapatan sa pangalan ng dati ko. Ano ibig mong sabihin? Hello, Nay. Hello? Nandito po ako sa sementeryo kay tatay. Anong ginagawa mo sa anak? Anong wala ba? Tigay si Nay. Pinalayas po ako ni Dina Katrina doon sa atin eh. Ano? Hindi na po, Nay. Magkita na lang po tayo sa Arlegi. Oh, sige, sige. Doon na tayo magkita. Sige na. There's more where that came from. Cake? Yeah? Okay, handa na lang yung dessert namin para mamaya. Okay, sige. Thanks, yeah. So? Good? It's bittersweet, Mom. We're finally together in our home. Pero sana nandito po si Daddy so we can be a family again. I know. Nalulungkot din ako na hindi natin siya kasama. At least we still love each other. Joanna? Anak, ano nangyari? Ano? Sinaktan ka ba niya? So, Mom, about Joanna and Tita Michelle, ano nang mangyayari sa kanila? Wala na silang karapatan sa bahay na to o sa kahit ano man na may kinalaman kay Alfonso. Michelle was never Alfonso's wife. At si Joanna, hindi pala niya anak. Kaya ikaw at ako, we gain everything. Tayo lang ang may karapatan. Sinaktan ka niya? Saan ka pupunta? Tutuos kami niya si Katrina, kuya eh. Sandali. Ano nga ang gagawin mo? Kuya, lahat kaya kong tiisin. Pero hindi naman ako makakapag na pati anak ko, pati si Joanna, sasaktan niya. Kuya, saksika lahat. Lahat ng ginawa niya sa akin noon, pinabayaan ko. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati hanggang ngayon, hahayaan ko pa si Katrina. Naawa ko yung Daddy. I know that he really loved them. I just wish he realized sooner na manloloko lang sila. Imagine, muntik na kami magkasira because of them. Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo, don't ever let anyone make you feel your second best. Dapat, you're always number one. I know, Mom. And I'm not just number one. I am the only one. Ako lang ang tunay na anak ni Daddy. That's my girl. Teka. Naintindihan kita, Michelle. Kung ako man, malaman kong sinaktan kayo. Ipagtatanggol ko kayo at gaganti ko. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Si Katrina na ang kinikilalang korte na legal na asawa. Kaya kapag sumugod ka ron, ikaw matitihato. Kuya, ano gusto mong gawin ko? Hayaan ko na naman si Katrina? Hindi. Lumabang ka ng tamang paraan. Paano?
nilibahan ang kanya ng legal, labanan mo rin siya sa ganung paraan. Things are happening as planned. Ako na ulit ang legal wife ni Alfonso. Kasama ko ng anak ko. And best of all, napaalis ko na ang ahas sa bahay namin. Hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Of course. Marami pa akong gustong mangyari. Marami pa akong gustong gawin. Siguro naman kasama ako dyan sa mga plano mo. Hindi ba? Ma'am, sir, ito na po yung medical legal. Napirmahan na rin po ni Doc. Salamat po. Salamat naman po. Okay na ba ito, kuya? Magagamit na natin ito sa pagdemanda kay Katrina. Nay, Uncle, kailangan pa po ba nating umabot sa ganito? O, anak, dahil sinaktan ka na niya. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon dahil kung hindi, pwede niyang ulit-ulitin ang pananakit sa'yo. At hindi-hindi na ako papayag na hindi siya managot sa pagkakataong to. Katrina, tandaan mo, hindi dahil sa akin, hindi ka makakabalik dyan. Marami akong nagawa para sa'yo. Of course, I'll never forget that. Nagkasama tayo hanggang sa makuha ko ang kumpanya ni Alfonso. At hanggat mapasayo ang negosyo ng papa mo. So what happens now to Valdez Hotel's crew? I expect Katrina would be replacing Michelle. Papa, you have no choice. Being Alfonso's legal wife, she should sit with the board. Ang issue dito eh, kung sinong legal wife o hindi. Pero mas importante pa rin, kung sino mas qualified at competent na mag-lead sa kumpanya ni Alfonso. And we should abide by the law. Kawawa naman si Michelle. Kaya nga kailangan niya ang tulong ko. Ano pong tulong lo? Alokin ko siyang magtrabaho sa Mega Prime. What? Bakit siya, Papa? Sasayangan ako sa galing niya. May experience. At higit sa lahat, mabuti siyang tao. Saan na lang mo? Kasama ko na si Trixie sa bahay. She didn't look for me. And I have an early day tomorrow. I'm meeting with your father. Tomorrow, I come in as the new owner of Valdez Hotels Group. Sikit na ito sa akin. Yung late-late na nito. Yona! Ay! Po, Uncle! Oh! Oh. Para ni Bish. Ano po kasi, Uncle, eh. Masiskip na po yung mga damit ko na nandito. Di ba po yung mga bago ko nandun sa bahay? Naku eh, paano yan? Ano ka ba, Uncle? Okay ba po itong suot ko, no? Pwede ba po ito? Hindi okay yan. Tinan mo nga, oh. Nagkabulsa yan. Mabuti pa, ganito na lang. Antay mo lang ako rito, ay bibili kita ng damit. Sandali lang naman yan, eh. Naku, Uncle, wag na. Okay pa naman po ito, oh. Hindi okay yan. Mabuti pa, kumain ka muna bago ka matapos kumain. Andito na ako, ha? Antay mo na ako. Sandali lang ako, ha? Thank you, Uncle, ha? Sige. Akong bahala sa'yo.
Christmas na nito. Kaya na po. Senyor. Lina. Lima. Senyor. We meet again. Siguro naman hindi mo ko pagtatabuyan ngayon. After all, I am Alfonso's legal wife. And I'm here to take over Valdez Hotel's crew.